Pero kahapon, yung sa judiciary, napansin ko po na malaki din po yung slash na budget, remember, Mr. Chair, na equally important naman po yung ginagampanan na role ng ating judikatura, ng mga korte, at kung po para sa ibang departamento ng ating gobyerno na nalaki po ang mga budget, which is okay lang, eh dapat ipantay din sa judiciary, and dito rin po sa DOJ. Especially dito rin sa Public Attorney's Office na sila po yung agency na tumutulong, sumusuporta po sa mga mahirap nating kababayan. So, ako po full support sa budget ng DOJ. Kung tatanungin, kulang pa nga po ito. Saan hindi po nag-islas ng pagkalaki-laki, parang almost half. So, baka hindi talaga alam ng DBM kung ano yung gaano ka-importante yung pong trabaho ginagampanan niyo po dyan sa DOJ. Siguro po sa next hearing, itong DBM, marami siguro mga katanungan na dapat na nasagutin sa akin. Now, moving on, I have a few questions for our representative here from LRA. Attorney... Attorney Sirius. Okay. He's the administrator po. Yes, Attorney Sirius. Support to Princesa City, Palawan. Marami po ako natatanggap na reklamo mula sa mga farmers na sila po ay nagsasangla ng lupa. Ito po sa mga ma-influensyang tao. Matapos po sila makapagsangla ng lupa na pagkabababa ang halaga. And then when the time comes, natutubusin na nila. Hindi nila po nila natutubos dahil na-transfer na po yung lupa, yung titulo. Ang bilis po na transfer, di ba? Alam ko, meron pong mahabang proseso yan. Ang bilis po. Sa katalamak po ang land grabbing sa mga indigenous people, yung mga katutubo, yung malupay ng mga katutubo doon. Wala ho ba kayong alam tungkol yan, attorney? Good afternoon, Mr. Chair and honorable members of the committee. With the kind permission of the Secretary of Justice, based on what I have found out, I have been in office for about 3 weeks pa lang, sir. Okay. But from what I have heard, there are most of the landowners dyan, there po, are actually on public land. Ngayon po, the lands are untitled, are yet to be titled. And some of them are selling lands po or having it, yung mortgage po, sangla sa those who have the means of lending them money. And then, in the course of that, sila na po mismo ang nag-a-apply for titling po. So, ganun po yung nangyayari, sir. No, sir. Meron mga farmers na may titulo po yung kanilang malupa. And meron silang pangangailangan. Opo. And then, nilalapit po sa kanila na sabi, sige, pwede mo isanla sa akin yung lupa mo at a certain amount na napag-usapan. In fact, sobrang baba. And then, dumating yung time, nag-mature na po yung loan. Opo. Tutubusin po ng farmer. Hindi niya po natubos kasi po na-transfer niya yung pangalan doon sa tao. So, wala ba kayong ginagawang safeguard para ma-ensure na ito yung mga lupain ng mga farmers natin, palit na ngayon natin mga farmland, mapoproteksyon na naman na hindi po sila na-isa, hindi po sila na-scam nito mga mayayamang tao, may influensyang tao. Opo. Na sila po ay napagsamantalahan. Sir? So, if this is farmland po, usually these are awarded through the CLOA po. Or under the CLOA, hindi po sila pwedeng, they're not permitted to sell or dispose of their properties po. Or even have it as security for loan po. So bakit po sila nakapagsanla? I'm talking about sanla po sa tao, hindi po sa bangko. Opo. We will look into that po, sir. Yeah, we should look into that, sir. Yun nga po. In fact, meron pa nga pong mga sumbong sa akin na magsasanda sila ng lupa. Ito mga farmers, dahil may pangangailangan, may sakit yung kanilang magbunang kanilang family. Kailangan mag-abroad yung kamag-anak nila, maging OFW, so they need money. So, lalapit sila sa isang loan shark. Opo. And then, sila, may usapan sila na 6 months. Okay? And then magbibigyan ng date, kunyari December 31, 2021. Pagdating po ng December 31, 2021, at exact time
na hindi po matubos ng farmer kasi nakalagay sa kontrata yon at nakapagpirma ng deed of sale, agad-agad itinatak po sa LRA at natatransfer agad po yung titulo. Wala man lang grace period. So yun siya, sabi ko, dapat may mga safeguards po kayo dito na make sure pag mga farmer, lupa ng mga farmer yan, lupa ng mga maliit nating kababayan, mabigyan ng protection, masiguro na talagang legit po yung transaksyon na hindi po sila naisandi, na sila po ay talagang sa gusto na matuloy yung transaksyon. Opo, we will look into that po, sir. Yung pong transactions kasi between a farmer and a private person po, it shouldn't be registered, it couldn't be registered under the real estate mortgage. So these are purely unregistered transactions. So we have to look into that po, kung how, what measures or what safeguards to put into para ma-avoid po natin, maiwasan ang ganitong mga transaction po. Okay, pero yung tao po kasi yung nirefer ko, and I'm not gonna mention name, may impluensyang tao. At halos lahat na atang lupa sa Palawan, pag-aari na ata raw niya. Ayon po sa mga sumbong nakarating sa akin. I don't know kung kaya mong banggain yun. Opo. Sa akin, nandiyan naman si Secretary Pumila. Kaya ni Secretary muna yun. Opo. Anyway, seriously, kailangan po talaga na-protection po natin yung mga lupain ng ating mga maliliit na farmers. Opo, sir. Ang the LRA po is committed to protect the interests of landowners, whether small or big po. So with the help of our Secretary of Justice, we'll make sure that we will do our mandate po. Okay. Meron din po mga insidente, ito po yung mga katutubuan po, yung IPs. They've been there sa lupa na yun for a long, long time. Nananapan nila sa kanilang mga mamumuno. Manalo pa sa doon, meron po ang taong pupunta doon at sasabihin, lupa ko ito at may hawak-hawak na pong titulo. Lalayasin po yung katutubo. Si katutubo, siyempre, maliit lamang na tao siya, mabalis na palawas at then maglalagay na po agad ng mga security guard to secure the area. And siyempre, ang tanong ko ngayon, saan kumuha ng titulo itong o nabiglang sumulpot out of the blue? Samantalang yung mga katutubo, dyan na nang kamatay yung kanilang mga ninuno, meaning they have that land, piece of land, for years and years and even 100 years pa siguro. And now, all of a sudden, someone will come in and says, akin tong lupan to. Meron po siyang hawak-hawak na titulo, ha? So, ang nangyari, maglalabanan sa korte. Itong si bagong salta na may hawak na titulo, kung saan niya kinuhang lupalop yung titulo niyan, and then itong si katutubo. Siyempre, pagdating sa korte, sino man nanalo, sir? Siguro naman, sir, alam mo na siguro yung ano, sagot, ano? Katutubo versus isang ma-influensyang mayamang tao ang nasa likod versus katutubo. Pagdating po sa korte, sino kayo mananalo? Di ba, sir? So, kailangan, yes, sir, proteksyonan niyo po yung ating mga katutubo din. So, pag meron po mga bigla na lang sumulpot na tao, yung po may hawak-hawak, well, ulitin ko na lang pala, rephrase my, I think it, I'll make it a statement. Siguro po, silipin niyo po yung ahensya, dahil sinisiguro ko po sa inyo, may mga hudas po dyan. God knows who does not pay, ika nga. Opo. Kasi nga po, yung titulong hawak-hawak ng bagong salta na tao, yun po ay na-obtained sa pakikipagsabwatan sa mga, hindi po kayo ha, sa mga alipores dyan sa LRA. Yes, sir. Malakas po ang corruption sa LRA, FYI po. Sabagay, bago lang po kayo. Ano? Para malaman nyo lang po. So, ang unang nyo po sigurong gawin, linisin nyo po yung mga corrupt, yes, sir, ng mga taga-LRA. Yes, sir. Actually, that is the marching order of our Secretary of Justice. So, upon assumption to office, I was directed to make sure to clean the ranks of the LRA po. Po, ang sa akin po kasi para maproteksyonan po yung mga lupain ng mga maliit nating kababayan, yung mga farmers, lalo na at saka mga IPs, yun na po talaga ang aking interest. Yes, other than that, ako po, Mr. Chair,
full support po ako sa budget ng DOJ. In fact, kulang pa nga to kung akong tatanungin, sana naman lang nilapit-lapit sa katotohanan, eh halos kalahati yung in-slash from 42.9B pong request nyo, ang in-approval ng 26, sobrang laki naman ang in-slash. Para sa akin, hindi ito makatarungan dahil alam ko po, napaka-importante po yung papel na ginagampanan po ng DOJ, ng immigration, and maging na NBI. NBI, you've been doing a good job. Keep it up. And I really commend Secretary Remulla ng NBI. Again, Secretary Remulla, baka pwede po dagdagan natin yung mga tao nyo sa puerto? Kulang po, dadalawa lang po. Kulang po natin ang paraan. Ayun, sige po. Salamat po, Secretary Remulla at Mr. Chair, yun lang po ang aking mga katanungan. Magandang hapon po. Thank you very much, Senator Raffy Tulfo, for raising those issues. Well, for your information, Sen. Raffy, meron pong DBM budget specialist ngayon online, si Ms. Lulu Vispo. Would you like to ask her some questions? Of course. Yes, yes. Go ahead, sir. Madam Lulu, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Okay. Ma'am, ako po'y curious lamang, syempre, pagdating po sa usaping... Excuse me, could you open your monitor, ma'am, please, Diana? Thank you. Yes, salamat, sir, salamat. Sir, sorry. Opo, pagdating po sa usaping nanalapi, of course, kayo pong authority dyan, ano po, DBM nga po, ano po. However, meron lang po akong katanungan, out of curiosity, how did you come up with this figure 26B, samantalang 42B ang ni-request po ng DOJ? At syempre, na-justify na po nila yan sa inyo nung sila po ay mag-submit ng kanilang recommendation o ng kanilang request. Bakit po sobrang laki po yung inyong in-slash, madam? Yes, yes. Good afternoon, Your Honor and Mr. Chair and Senator. Usually, sir, what was slashed in the budget for FY 2023 is when you're talking between 2022 and 2023, it's the big amount included in the FY 2022, which is a congressional initiative, which is 356 million. And also, the budget utilization rate of the NBI for FY 2021 as of June 31, when it comes to operating requirements, they only have 77.80%. So out of the 857.8 appropriations, they only obligated the 630 million po. And then there is also a continuing appropriations from 2021, and as of June 30, they only obligated 34.32%. So that is how we prepared for. And then the other proposals, sir, were not supported with documentary requirements for. And sure. Aside from that, sir, they also have a 150 million every year appropriations, which is the use of income po. Okay, so ibig sabihin, kulang po sa supporting documents yung ibang mga requests? Yes po. And then when it comes to CI sir, kasi hindi namin po siya sinasama the following year, if ever na, we will evaluate their budget po. Okay, pero ma'am, sobrang laki. Curious na ako kasi I'm more concerned about the NBI kasi nga po, sabi ko kanina sa show ko, yung mga sintabi lang po sa PNP, meron pong mga cases, especially yung mga masela na mga kaso na sa tingin po ng taong bayan, mukhang hindi kaya ng PNP. Palagi sila sumisigaw sa NBI. And yet, tingin niyo po yung NBI, katiting lang po yung budget. Parang awa-awa po yung budget ng NBI. In fact, kanina sabi ko lang po kay Secretary Remulla, dadalawa lang po yung tao nila sa puerto. Ano po mga kilos yung NBI pa? Although, dalawa lang sila pero they've been doing a good job. Paano po makagawa ng maayos na trabaho ang NBI kung dadalawa lang po sila katulad niyan? PNP po yung mga suspect po sa kaso. So, I wanted the NBI to rescue sana kasi meron po kaming balita na somewhere supposed to be, mayroon taong doon pwedeng i-rescue. Sabi ko sa NBI, magsama ka ng mga tao mo. Sir, sabi niya, dadalaw lang po kami, ha? So,
di ba? Nagkukwento po, DBM. At marami pa po mga lugar na kukunti po yung NBI, na mga personal NBI sa kagamitan dahil kulang po yung budget. Kaya ba humihingi ng tulong sa NBI? Have you tried? Siguro naman po, mabilis po kayo natulong ng NBI, ano po? Kaya dyan sa DBM, pag may mga problema kayo, takbuhan nyo siguro NBI, ano po? Tama? Sir, usually po for clearance po, yung hingin na NBI clearance. Hindi, kunyari ikaw personally. Personally, no. Siguro. Hindi. Pa, hindi pa, kaya pala hindi ka nag-ano, wala kang, wala kang problema pala sa ano, loan. Hindi ka pala nagkakaproblema, kaya wala kang pakialam. Sorry, I'm not sure. No, sir. Hindi naman. I'm just being straightforward dito, ma'am. Because every day po sa aking action center, sa Wanted sa radio, by the hundreds po, pila dyan. Ang malaking percentage dyan, they are either victims of crime, o dili kaya yung kanilang pamilya ay victims of crime, o sila po yung api, natapakan po yung kanilang karapatan, at kailangan po ng intervention ng law enforcement, kasama na po dyan ang NBI. So pag tumatakbo kami sa NBI, although the NBI is doing their best, kung ano yung available resources meron sila, they're making the most of it. Pero ma'am, kulang eh. Ako po kasi nakakalubilo ko sila palagi. Nakakausap ko po sila palagi. That's why nakikita ko talaga yung needs nila. Siguro po, sabi ko kahapon, kung nakamonitor po kayo, it's about time siguro, yun po mga agency tulad ng DOJ at yung Supreme Court, yung mga korte natin, ibisita niyo po siguro para makita niyo po yung kalagayan nila, sitwasyon nila. Kung nakausap niyo po siguro, wag yun po yung nakaupo lang po tayo dyan sa air condition room natin. Kung may sasabit na dokumento, okay, sige, tingnan natin. Siguro kailang kausapin niyo rin po sila na malaman niyo po talaga yung totoong sitwasyon ng ahensya na tinatalakay niyo po yung budget nila. Okay, ma'am? Noted, sir. Opo. Sige po. Ma'am, hindi tayo galit ha? Hindi ka galit sa akin, hindi ako galit sa akin. Hindi po, sir. Baka nagtatampo na po kayo, ma'am. Okay. Pero again, ma'am, really, seriously, kailangan po natin ma-upgrade yung NBI. Kailangan po madagdagan natin yung budget ng NBI. And also the PAW. Kasi po yung PAW, takbuhan po ito ng mga maliliit nating kababayan na madalas na natin. May kasabihan naman, alam niyo yung kasabihan niya, no? Yung sinasabi ni President Ramon Magsaysay, alam niyo po yun? He who has less in life should have more in love. So, ibig sabihin po niya, madam, yung mga maliliit natin kababayan, yung mga walang-wala, yung mga kapuspalad, dapat sila magkaroon na mas malawakang protection sa ating batas. So, paano makapagbigay ng tamang protection, ayuda itong PAW at NBI kung kulang po sila sa budget? Tama po ba nun? Diba? So, kailangan po siguro next time pag-isip-isipan po natin yun pong mislash pagbigay ng ayos na budgets sa ating law enforcement tulad po ng NBI. Salamat po, madam. Maraming salamat. Thank you, sir. Ingat po kayo palagi. God bless.